So, welcome sa ating new math lesson. Ako nga pala si Sir Waki. At ito ang ating topic ngayon. Interval notation. An inequality may have infinitely many solutions. The set of all solutions can be expressed using set notation or interval notation. Interval notation is a way to describe continuous sets of real numbers by the numbers that bound them. Now take note, ginagamit natin yung parenthesis. If the number is not part of the solution set. O kaya naman, ang ginagamit natin ay infinity. Ginagamit naman natin yung bracket if the number is part of the solution set. Okay, dito sa may graph na to, recall natin yung lesson nyo ng grade 7. Pag sinabi natin all real numbers greater than 2, the inequality, x greater than 2. Sa graph, maglalagay tayo dito ng bilog. Kailangan may butas dun sa may tapat ng 2. Tapos meron tayong arrow papunta dun sa kanan. Because all numbers to the right of 2 is greater than 2. So kailangan meron siyang bilog. Ibig sabihin nun, hindi kasama ang 2. Sa set notation, this is a set of x such that x is greater than 2. Sa interval notation, ganito naman siya, parenthesis. So sabi din kanina, ginagamit ang parenthesis kapag hindi part ng solution ang number. So 2 is not part of the solution. So ang 2 ay hindi pwedeng 2 greater than 2. So lahat ng mas malaki sa 2, that is denoted by positive infinity. Next example, all real numbers less than 0. The inequality, this is x less than 0. Less than, so maglalagay naman tayo ng bilog sa may tapat ng 0. Again, may butas dapat. Tapos yung arrow natin papuntang kaliwa. Lahat ng numbers papuntang kaliwa, they are all less than 0. So hindi kasama yung 0 as less than 0. Kaya siya mayroong butas. Sa set notation, this is a set of x such that x is less than 0. Sa interval notation, paano naman kung mas mababa sa 0? Meron tayong open parenthesis, negative infinity. Laging parenthesis ang ginagamit sa infinity. Comma, 0. Tapos, is close na parenthesis. Again, parenthesis ang gagamitin natin sa 0 kasi ay hindi siya part ng solution set. Negative infinity to 0. It means all numbers less than 0. Next, all real numbers greater than or equal to negative 3. Sa inequality, this is x greater than or equal to negative 3. Dahil greater than or equal, so this time hindi siya butas, solid yung circle natin. So greater than negative 3, so papunta tayo sa may kanan. Lahat ng numbers na nasa kanan negative 3 ay greater than negative 3. And including ang negative 3, kasama ang negative 3 sa solution set. Sa set notation form, this is a set of x such that x is greater than or equal to negative 3. Sa interval notation form, dahil part na ng solution set ang negative 3, ang gagamitin na natin ngayon ay bracket. Negative 3, comma, positive infinity. Pagdating sa infinity, lagi siyang parenthesis. Inuulit ko, hindi tayo pwedeng gumamit ng bracket kapag ka-involve ang infinity. Kapag gumamit ka ng bracket sa infinity, ibig sabihin, alam mo na yung dulo ng infinity. Alam mo na yung boundary. All real numbers less than or equal to 1. Sa inequality, this is x less than or equal to 1. Hanapin natin yung 1. Ito yung 1. Less than or equal. Meron siyang equal. Kasama na yung 1 sa solution set. So, hanapin natin yung 1. Ito yung 1. Again, solid circle ang ilalagay natin. At less than siya. Papunta siya sa kaliwa. Yung arrow natin papunta sa kaliwa. So, lahat ng numbers na yan, from 1 papuntang kaliwa, ay part ng solution set, including yung 1. Sa set notation form, this is a set of x such that x is less than or equal to 1. Sa interval notation, so less than or equal to 1,
negative infinity, comma, 1. Pagdating sa 1, gagamitin natin ay bracket. Sa infinity ay parenthesis. Hindi siya pwedeng magkapalit, ha? 1, nandito yung 1, nandito yung negative infinity. Laging yung mas maliit na value ang nasa kaliwa, yung mas malaking value ang nasa kanan. 1 ay kasama or part ng solution set. Next, all real numbers greater than 0 but less than 4. So, lahat ng real numbers na mas malaki sa 0 pero mas maliit naman sa 4. Sa inequality natin, this is 0, tapos may less than, tapos may x. So, 0 less than x, or x is greater than 0. Greater than 0. But, x is less than 4. Again, ang basa dito ay x greater than 0, but less than 4. Tingnan natin sa may graph. Greater than 0, so mula dito, so kailangan may butas dahil hindi kasama ang 0 sa solution set. Papunta sa may kanan dahil greater than, kaya lang, ang sabi dun kanina, but less than 4. So hanggang dito lang tayo sa may 4. Kasama ba ang 4 sa solution set? No. So butas din siya. Sa graph, ganito siya. Okay, set notation form. Kukopain lang natin yung kanina, yung inequality. X, such that x is greater than 0 but less than 4. Papaano naman siya sa may interval notation form? Okay, kung titingnan natin yung graph, ang ibig sabihin niyan, lahat ng real numbers na nasa pagitan ng 0 at 4. Hindi kasama ang 0, hindi kasama ang 4. So, ganito siya sa interval notation form. 0, 4. At parenthesis yung ginamit. Hindi kasama ang 0, kaya naka-parenthesis. Hindi rin kasama ang 4 sa solution set, kaya naka-parenthesis. Kung titignan mo ang interval notation form, pwede mo siyang ma-misinterpret as coordinates. So, hindi siya coordinates. Next example, all real numbers greater than negative 2, but less than or equal to 3. Sa inequality, this is x greater than negative 2, or negative 2 is less than x. But, less than or equal to 3. X greater than negative 2, but less than or equal to 3. Ibig sabihin yan, lahat ng real numbers na nasa pagitan ng negative 2 at 3. Hindi kasama ang negative 2, kasama ang 3 sa ating solution set. Ipakita natin sa graph. So, mula dito sa negative 2, hindi kasama. So, butas siya. Papunta dun sa may 3. Nasa pagitan ng negative 2 tsaka 3, hindi kasama yung negative 2, ang 3 ay kasama. So, solid circle siya. So, set notation form, this is a set of x such that x is greater than negative 2 but less than or equal to 3. Sa interval notation form, hindi kasama negative 2, kasama ang 3, all real numbers between them. Parenthesis sa negative 2 at bracket naman ang ginamit sa may 3. Hindi kasama yung negative 2, kasama yung 3. Separated by comma. So, it means all real numbers between negative 2 and 3. Negative 2 is excluded, 3 is included. Next, all real numbers between negative 3 and negative 1. So, this is x greater than negative 3 but less than negative 1. Lahat ng nasa pagitan ng negative 3 at negative 1, hindi kasama ang negative 3, hindi kasama ang negative 1 sa solution set. Pakita natin sa may graph. So, negative 3 hindi kasama, hanggang dito sa may negative 1, hindi rin kasama. So, set notation form, this is a set of x such that x is greater than negative 3 but less than negative 1. Sa interval notation form, so, parehas na hindi kasama, parenthesis parehas ang gagamitin natin. Dapat nasa kaliwa yung mas maliit, negative 3, comma, negative 1. Hindi kasama negative 3, hindi kasama negative 1. Next, all real numbers less than negative 3 or greater than 2. Highlight natin yung paggamit ng or. Lahat ng real numbers na mas mababa sa negative 3. O kaya, lahat ng real numbers na mas malaki sa positive 2. Meron tayong dalawang set ng inequality. Meron tayong x
less than negative 3, x greater than positive 2. So, ito yung symbol niya, x less than negative 3 or x greater than 2. So, negative 3, butas siya, hindi siya kasama. Sabi doon, less than negative 3, so papuntang kaliwa. Or, mula dito sa may 2, hindi rin kasama yung 2, greater than positive 2, so papuntang kanan. Hindi kasama negative 3, less than. Hindi kasama positive 2, greater than. Sa set notation form, this is a set of x such that x is less than negative 3 or x is greater than 2. Sa interval notation form, meron din tayong dalawang set ng solution. Yung una ay negative infinity to negative 3. Then meron tayong 2 to positive infinity. Ito ay less than negative 3, hindi kasama negative 3. Ito ay greater than positive 2, hindi kasama ang positive 2. So ang gagamitin nating symbol para ipakita na meron tayong dalawang solution set ay union. Next, all real numbers from negative 5 to positive 4. Lahat ng real numbers mula sa negative 5 hanggang positive 4. Inequality sign, x greater than or equal to negative 5, but less than or equal to positive 4. Mula negative 5 hanggang positive 4. Kasama ang negative 5, kasama ang positive 4. Sa graph, ipakita natin. So, sa negative 5 kasama, solid circle ang gagamitin natin. Hanggang dito sa may positive 4. Kasama din yung positive 4. Parehas na solid circles. Set notation form. Set of x such that x is greater than or equal to negative 5, but less than or equal to positive 4. Sa interval notation form, parehas included naman. So, gagamit tayo parehas ng bracket. 4. Kasama ang negative 5, kasama ang 4. So, all real numbers from negative 5 to positive 4. All real numbers except 2. Lahat ng real numbers maliban lang sa positive 2. Lahat na pwede. Huwag lang yung positive 2. So, lahat ay part ng solution set. Maliban dito sa may positive 2. So, lalagyan ko na siya ng circle. Yung hindi solid, yung may butas. Ibig sabihin, lahat ng nasa kaliwa, lahat ng numbers na less than 2 ay part ng solution set. At lahat ng nasa kanan or greater than positive 2 ay part ng solution set. So, ganito siya sa may graph. Sa set notation form, a set of x such that x is less than 2 or x is greater than 2. Sa interval notation, again, dalawa uli ang ating solution set. From negative infinity to 2, kailangan naka-open siya. Parehong parenthesis ang gagamitin natin. The other one is 2 to positive infinity, parenthesis then open. Hindi kasama ang 2. Lahat ng numbers na less than sa 2, ito naman lahat ng numbers na greater than 2. Ang gagamitin nating symbol ay union.
click the subscribe button and the notification bell for more updates of our videos. Math is so easy.